Hi, hello po. Hello, hello, hello. Bigits oy, kumusta po kayong lahat? Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Konnichiwa, nihao. Maayong gabi ka ninyong tanan. Maupay nga gabi kayong nga tanan. Kumusta kayong lahat? Nandito na naman ang inyong kaibigan na walang iba ay si Amelita Di Pataranta, ang prinsesa ng mga basura. Ngayon po, ang topic natin is about why other countries are rich and why other countries are poor. Bakit yung ibang bansa sa buong mundo ay mayaman? Actually, according to our global statistic, ang countries, the whole world is 126 countries, pero the richest countries all over the world are only 25 countries. 25 na bansa lang po ang mayaman sa buong mundo. The rest are either poor country, mahirap, or pinakamahirap, either in the middle or the third world country. So, saludo ako dyan sa mga nasa third world country before na nagsikap sila, like for example the Singapore before is under siya ng third world country nang dahil sa pagsisikap ay saludyo kahit wala ka na sa mundong ito. But I still salute you. Lee Kuan Yew, dahil dinala niyo po ang Singapore into a first world country. So, mahanga po talaga ako sa iyo. Ipinaglaban mo po ang bansa mo. Rain or shine, sa kahit anong paraan, nagsikap po kayo para maging first world country ang Singapore. So ngayon, yung tinatamasa ng mga Singaporean, yun po ay pagsisikap, dugo at pawis ni Lee Kuan Yew. So let's not forget about the Lee Kuan Yew regime. That's very unbelievable legend in Singapore. So, let's continue sa ating hi, hello, thank you po sa mga nanonood, kaway-kaway. Continue po tayo dito sa tanong kung bakit ang other countries are mayaman and the other countries are mahirap. Nahirapan po ako mag hi, hello, thank you for watching. Sorry sa mga pronunciation ko kasi ang aking ngipin ay kasalukuyan inaayos. So, sumisingaw po ang ngipin ko. Dito po sa ating topic today is mayroon po tayong tinatawag na tatlong consequences kung bakit ang isang bansa ay mayaman at kung bakit ang isang bansa ay mahirap. Itong tatlo pong ito na mga dapat natin isaalang-alang, actually doon po sa mga YouTube channel ko po,
mayroon po doon mga English na explanation. Kaya lang, gusto ko lang po ito. Ito po kasi yung notes ko. Yung mga inaral ko sa notes ko. So, mas gusto ko mag-explain into my layman's language, yung Tagalog, para maintindihan po nung mga yung mga neutral, yung mga hindi ganong higher educated, yung at least yung mababa na walang pinag-aralan. Like for example, pag-explain ko po siya ng into a layman's term, so maintindihan po nila. Kasi yung English, kahit ako po, dumudugo po yung ilong ko doon. Nahihirapan din po ako doon umintindi. Yun nga lang, dahil sinikap ng iyong lingkod na matuto, ayan, sawa ng Diyos. Tapos yun, yung part lang po yan ng mga research ko. Kasi pag palagi po ako yung nag-la-live, parang hindi ka panipaniwala. Pero sa totoo, nasa notes ko po yan ha. Marami akong notes. Sa 2 years ba naman ang pag-aaral ko, ayan o, marami akong notes. lima po ang naubos kong ano. So, kaya lang ito, kailangan ko po ito ipaliwanag ng maintindihan po ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga nagre-rebelde, yung mga nag-i-NPA, at tsaka yung mga rally dyan sa Pilipinas na hindi nila alam kung ano yung kanilang ipinagrarally, kung ano yung kanilang ipinaglalaban. So, ito po ay ipapaliwanag ko po ito ng kaunti. Sana po ay maintindihan nyo po ito. Kung bakit, wag po tayo magtaka kung bakit yung ibang bansa ay mayayaman, tapos tayo, ang bansa natin, bansang Pilipinas, ay mahirap. Kasi ganito po yun. Yung dapat na isaalang-alang ng mga bansa, kung gusto nilang yumaman o gusto nila maging mahirap, ay ito po. Una, yung institution po. Yung institution po ng isang bansa, dapat po yan ay isaalang-alang natin. Like for example, yung mga first world country, yung mga mayayaman na bansa, sila po ay mayroon din po tinatawag na good institutions, which is tayo naman na nasa third world country, yun naman po ang opposite, ang kabaligtaran. Tayo po ay mayroon no good, hindi magandang institution. Yan po ang difference. So, mayroon pa po tayo dapat isaalang-alang doon sa institution kung bakit mayaman at mahirap ang isang bansa. Like for example, ang first world country, corrupt sila. Corruption sila, but in a higher level. Hindi katulad sa mga in first world country, ang kanilang corruption ay ang kanilang panangkaw in a higher level, mafia style. Dito naman sa mga poor country, yung corruption talagang face to face, direct to the people, direct talaga ang corruption. Which is, dito po sa corruption, sa mga third world country, yun po ang nagiging dahilan ng poverty sa ating mga kababayan, na hindi talaga makaahon ng ating mga kababayan dahil ang corruption nga po ay talamak face to face. So, ibig sabihin, sa third world country,
ang korupsyon, sobrang talamak, talagang lahat ng namumuno. Sorry po sa mga hindi naman panangkaw na namumuno ng Pilipinas. Sorry po. Kung hindi naman po kayo panangkaw, ay wag po kayong magalit sa akin. Pero ito po ay ang differentiation po, differentiate between rich and poor country. Bakit mahirap, bakit mayaman ang isang bansa. So, sorry po kung hindi po kayo panangkaw, hindi po kayo magnanakaw, hindi po kayo corrupt na politician dyan sa Pilipinas. Sorry po kasi ini-explain ko lang po in two layman's term para maintindihan po ng ating mga NPO sa kabundukan na hindi dapat sila nananatili sa kabundukan, dapat bumaba po sila sa kabihasnan. At makisali po sila sa institusyon ng Pilipinas kaysa na sila ay nasa kabundukan. So, ang corruption po ng mga first world country ay mafioso at mafiosa style. Nakatulad nung ginawa sa akin ng Mega World, ng Ayala Land, at saka ng Fill-in-Best Land. Diba? Yun yung mafioso at mafiosa style na corruption. Kasapakatan nila yung mga politician dyan sa Pilipinas. So, since na ang Pilipinas ay nasa third world country, tayo po ay nabibilang doon sa poor countries in the whole world. So, ang corruption po doon ay face to face, direct to the people. Like for example, ay niloko ako ng Fill-in-Best Land, ng Mega World, ng Ayala Land. Kasapakat po doon ang mga politician, like for example, si Cayetano, sila ni Cayetano, kasapakat po ng Mega World. At sa Fill-in-Best naman po, kasapakat si ang mga binay ng Makati. So, like for example, ang ginagawa nila ay sa itong mga businessman, nagbebenta sa mga Pilipino na para mag-invest, sasabihin nila na ito ay backup ito ng President Ninoy Abnoy noong 2012 at saka noong 2014. Tapos backup ni Binay, backup ni Cayetano. So dapat po tayong mga Pilipino, matuto po tayo na tayo po ay mayroon pong contribution doon sa institution na bakit tayo mahirap na bansa. Mayroon tayo contribution ang bawat isang Pilipino sa atin na bumubuto dahil hindi po tayo pumipili ng tamang mamumuno sa ating bansa. Ang ibig ko pong sabihin, may karapatan tayo pumili tuwing eleksyon, pero nagpapabayad tayo since na face-to-face, direct contact ang corruption sa atin. Imbis na pumili tayo ng ating ibubuto na isang matalino na totoong magbibigay ng tamang serbisyo sa bayan at sa taong bayan ng Pilipinas, doon tayo bumubuto sa mga corrupt na mga politician dahil binili yung ating boto ng 1,000, 2,000, 5,000. Pero ang bansa natin nananatili sa pagiging third world country. So, kailangan tayong mga Pilipino mismo makialam sa institusyon ng ating bansa, way of institution ng bawat bansa na kinabibilangan natin dahil tayo mga Pilipino, kabilang tayo ng institution ng bansang Pilipinas, dapat po mag-start po tayong mga Pilipino na hindi po tayo mag-rebelde, pumunta sa kabundukan, hindi po tayo magpasabog ng kung mga ano-anong mga bombing dyan sa Pilipinas dahil tayo po, bansa po natin ang natatalo at tayong mga Pilipino ang talo. Hindi po tayo aahon pag ganyan po ang ating gagawin sa ating bansa. Dapat tayo po ay
mag-start na maging matalino, bumuto sa tamang tao, bumuto ng isang matalinong tao na gusto magserbisyo sa bansa natin. Kasi kung patuloy tayong bubuto ng mga corrupt na mga politician, like for example ang mga Cayetano, para manalo sila, ang buong pamilya ng Cayetano, binayaran ang Comelec, binayaran ang Smartmatic, nang nito naman na bumaback up sa kanila ng mga mafios at mga mafiosa ng mga big companies. Kaya yun, patuloy na magnanakaw ang mga Cayetano, patuloy naman na patuloy naman sa kamapiyahan dyan sa Pilipinas itong mga big companies na Mega World, Ayala Land at saka Philinvest Land. Eh kung ang gagawin natin ay ibubuto natin yung mga matitinong mga politician at matatalino, hindi panangkaw sa pera ng taong bayan, hindi panangkaw kasi alam nyo po ba dyan sa Pilipinas kung magkano ang sinasayang nating taxes na ninanakaw lang ng ating mga politicians ay 20 to 10 to 20 billion dollars a year. Biro mo yung 10 to 20 billion dollars a year sa 30 years na pagnanakaw nila sa Pilipinas, magkano yon? Kaya hindi ka taka-taka kung bakit mga nasa Forbes magazine ang mga Bilyar, ang Ayala, ang mga C, ang mga Tan. Hindi ka taka-taka kung bakit ang mga most billionaires people in the whole world ay nandyan sa Pilipinas. Kasi ang ninanakaw nila sa bansang Pilipinas, 10 to 20 billion a year na pinagtutulungan ng mga oligarkiya na yan at mga panangkaw ng mga politician. Pero anong kinalalabasan ng ating bansa? Ayun, nasa third world country pa rin tayo. Kaya yun ang dahilan kung bakit mayroong mayaman na bansa at bakit mayroong mahirap na bansa. At tayong mga Pilipino, wag na tayo magtaka kung bakit ang Pilipinas ay nasa third world country hanggat hindi tayo matututo, hanggat hindi tayo magiging mga matatalino na mga Pilipinong bumuto sa tamang tao, mamamatay tayo, mag-de-den of the world na ang Pilipinas, third world country pa rin. Bakit hindi tayo mangarap na ang dating Singapore, third world country, Fisher Pokes, nga na ngayon sila ay very progressive at nasa first world country na sila sa pamamagitan ni Lee Kuan Yew. So, kung mayroon dyan sa Pilipinas ala Lee Kuan Yew, bakit hindi yan ang ating ibuto para mamuno sa Pilipinas? Kaya mga Pilipino dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, Pilipino all over the world, maghanap na po tayo ng isang Lee Kuan Yew na Pilipino para naman ang ating Pilipinas, kalimutan na natin yung 30 years na ginawa ng mga never again. Nasa YouTube ko po panoorin yun, never again. Huwag na tayo magpapalin lang kasi uulitin ko na naman po ulit. Happy birthday kay ating Aus Gesegnet, magnificent, brilliant President Marcos. Happy birthday. Kahapon po yan, yesterday, I think September 11. So, happy birthday po, mahal na
Pangulo, kayo po ang talagang totoong bayani. Kahit hindi po kayo tinatanggap dyan sa Pilipinas na bayani, pero kami po, ang grupo namin, na mga scientist na sila ngayon, na noon researcher pa lang kami, supposed to be na kami ang magre-research about BNPP, naantala, nawala kami, pero dito sa ibang bansa na pakinabangan ang kanilang mga talino. Sana one day, I hope, na ang BNPP ay magawa ng paraan ng aming grupo para pakinabangan ng the entire country. Yan po ang aking dasal kay Lord, na sana walang humadlang sa plano naming yon. Oh, yan. So, tuloy tayo. Huwag na po tayo magpalinlang, kasi tingnan nyo, nagpalinlang tayo ng simbahan, nagpalinlang tayo sa mga dilawan. Anong nangyari sa Pilipinas, 'di ba? Oh, sino ang nawalan? Tayong mga Pilipino. Ayan, naging third world country tayo, patuloy tayo na nalugmok sa kahirapan. So sana naman this time maghanap tayo ng mga politician na matitino. Hindi panangkaw. Yan po ang aking pakiusap sa mga Pilipino. So dito naman tayo sa mga rich country. Bakit mga rich ang mga countries? Like for example, yung grupo namin. Example ko na lang yung grupo namin. Diyan sa Pilipinas. Nung nandiyan kami sa Pilipinas, nag-aaral, yung grupo namin, pinapahirapan kami. Nung nawalang Marcos, sa school, pinahirapan kami. Actually, hanggang ngayon nga, dito sa ibang bansa, pinapahirapan pa rin ako sa mga school na pinag-aaralan ko. Yun nga lang, syempre, may backup ako. May backup ako. Pag yung mga scientist ba naman yung mga backup mo, alam nila kung ano yung mga galaw. So, bantay sarado ako. So, pag nagluloko yung mga school na pinapasukan ko, sinasabi sa akin, so, sinasabihan ko yung school kung anong ginagawa sa akin na katarantaduhan. Diba? Ganun lang. Kasi may backup ako. Eh, dyan sa Pilipinas, nung nandiyan kami, wala kaming backup. Pero nung nag-ibang bansa kami, tingnan mo, tinanggap sila dito sa ibang bansa. Inanuhan sila, ginastusan sila ng ibang bansa. Kasi alam ng ibang bansa na matatalino talaga sila. Ako rin naman, ginagastusan din ako ng government dito. Pero hindi nga lang bilang scientist. Diba? Ibang course lang. Hindi scientist. So, ang ibig ko pong sabihin ay ang mga rich countries, hinahire po nila, ina-accept po nila yung mga best one. Yung mga alam nilang may utak. Wala silang pakialam itong mga bansang ito na mga rich countries kung anong klaseng family ang pinanggalingan ng mga batang ito once na yung mga batang ito ay matalino. Sila ay nanggaling sa pamilyang mamamatay tao, sa pamilyang mahirap, sa pamilyang anong klaseng pamilya, kung saan bansa nanggaling. Basta alam ng isang bansa na itong batang estudyante na to ay matalino, ang rich country po, ang government po ng rich country ay mayroon po siyang sympathy. May simpatya po ang rich country, and then kung ano-ano ang i-offer, i-o-opera ng rich country, like for example, libreng pag-aaral, libre lahat, may sahod pa. So, ano-ano pang hahanapin ng isang estudyanteng matalino? Diba?
So, yan po ang kaibahan. Diyan naman sa Pilipinas, ang inintindi sa loob ng 30 years nung nawala ang mga Marcos, nawala si Marcos that time, kami na mga matatalino, pinapahirapan kami. Hindi kami binigyan ng chance na mabuhay ng tama, na mag-aral ng mabuti. Tapos kung ano-ano ang ibibintang, 'di ba? Ganon ang nangyari diyan sa Pilipinas. Tapos pag mayroon kami noong mga research, like for example about journalism, magaling ang aming mga research, ang aming mga report, kasi nga nagsasama-sama kami. Alam nyo ba pag naipapublish na sa isang magazine? Like for example, mayroon before Youngster Magazine or sa Reader's Digest. Alam nyo ba pag ipapublish na, hindi na po kami yung writer. Yung inilalagay nilang writer, yung mga anak ng mga mayayaman, mga oligarkiya, mga oligopoly. Kami na mga dayukdok, kami na mga mahihirap, kami yung naghirap, kami ang nagbigay ng composition sa mga research na yon. Wala kaming nakukuha. Plus, may ano pa yon ha, may mga award pa yon. Hindi na nga namin nakuha ang award, hindi pa namin nakuha ang notes sa school. Thank you. Ayan, nagbalik na naman ang ating connection. So, tuloy po tayo. Nagpahinga po na tayo kasi yung ating connection ay tinanggal. So, ngayon continue tayo uli. So, yun po ang kaibahan ng rich country at saka poor country. And then, yung mga poor countries, alam nyo po ba yung kanilang hiring, like for example sa mga trabaho or sa government, ang hiring po natin ng ating government ay yung ating mga clan, yung si anak, si pamangkin, si pinsan, si tante, si kuya, yan pong nagpapatakbo ng ating bansa. So, huwag po kayo magagalit sa akin yung mga clan dyan kung ang inyo naman pong ginagawa na pagsiservisyo sa government sa ating bansa ay mabuti. Pero kung ang pagsiservisyo po ng buong pamilya nyo sa ating bansang Pilipinas ay magnakaw lang, ay mahiya naman po kayo sa balat nyo. Kasi ito po ang dahilan kung bakit mahirap ang Pilipinas. Kasi nandyan si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si pinsan, buong pamilya nandyan sa gobyerno. Ang mga matatalino na natin dyan sa Pilipinas, hindi natin binibigyan ng chance na magtrabaho sa government. Yan ang problema natin. Kaya tuloy-tuloy ang Pilipinas na mahirap. Kaya kahit ilang anti-discrimination suji bills pang inyong ipasa dyan, ang totoo po dyan sa Pilipinas, mayroon po tayong discrimination.
Sean, kapag wala po kayong backer, wala kayong backup, kahit ako nga mismo, naranasan ko po yan dyan sa Pilipinas. Pag nag-apply po ako ng trabaho, dahil hindi po ako nagpapakilala na auntie ko si ganito, auntie ko, uncle ko si ganon, kahit sa airport, pinapahirapan din ako sa airport. Alam niyo kung bakit? Kung ano-ano ang inaano sa akin na sige, buksan mo yung ano mo dyan. Pero pag sinabi ko, ay tika, tatawag muna ako sa uncle ko. Sasabihin nila, saan ba yung uncle mo? Ah, ano yan? Yun, nandoon yan sa opisina na ganun. Ay hindi, sige, sige, okay na. O, ganun katindi dyan sa Pilipinas. Kasi kaya naman ako tatawag ako sa uncle ko. Kasi itatanong ko, ano ba ang regulation sa airport? Bakit ganito pa kung ano-anong ginagawa sa akin? Either na pababayarin ka o magbayad ka ng $1,600. Eh, galing ka sa Pilipinas, hihingihan ka ng dollars sa airport. Kalukuhan yan. Kaya, yon ang nararanasan ko pag dyan sa Pilipinas. Pero, at least tapos na yon. Sana tapos na yon, na wala na yung lahat ng mga panangkaw na yon. So, yan. Yung po yung kauna-unahan, yung institution po ng bansa. At ang institusyon po ng bansa, tayo po yung mga tao na nasa loob ng bansa. So, tayo po ang nagdedesisyon ng mga tao sa isang institusyon ng ating bansa kung gusto natin ang bansa natin ay maging poor o maging rich. Kaya, kayo po dyan sa Pilipinas, mag-isip po tayo. Hi, thank you po sa lahat ng mga nanonood. Mag-isip po tayo kung tayo po ay magpapatuloy na ang ating bansa ay nasa third world country, gusto nating maging ala Singapore ang Pilipinas. So, we have only two choices. And then, the second is about culture. Ang ating kultura at ang ating beliefs. Culture and beliefs. Yung mga paniniwala nating mga Pilipino or yung paniniwala ng mga tao sa loob ng bansa. Like for example, tayo dyan sa Pilipinas ay poor country tayo, pero pagdating naman sa religion, talagang very religiosity tayo. So, yung atin po dyan, ay ang nangyayari po ang mga simbahan, ang mga religion. Hoy, huwag kayong magagalit dyan sa akin, yung kung anumang simbahan kayo, anumang religion kayo, dahil ako po mayroon din po ako religion. Kung hindi naman po kayo nanluloko sa inyong mga membro ng inyong religion. So, ano po yan, ha? Kasi, kaya mahirap pong isang bansa kasi masyado pong relihiyoso na isa, ibibili na lang ng bigas pang saing, ibibigay pa sa simbahan. So, kasi ang ipapaliwanag ng mga pare, ng mga pastor, ng mga imam, ng kongregasyon ng simbahan, the more you give, the more you receive. Pero, in reality, mali po yan. Kasi, ang kung tutuusin po niyan, kung wala ka talaga, bakit ka magbibigay? Kung mayroong kang sobra, dapat doon ka magbigay yung heartily ng manggagaling sa iyong puso. Ganun, kaya ang nangyayari dahil, like for example, hihingihan kayo ng 10%. 10%, 20%, or 30% ng inyong income kailangan ibigay nyo sa church. Ang mangyayari niyan, like for example, ang Katolik, alam nyo, pinapayaman nyo yung Vatican Church. Kasi,
ang Vatican Church, doon inire-remit lahat ng pera ng church. Like for example, sa Catholic. At saka, like for example naman, yung mga kanilang mga main na church naman, like for example, yung mga Christian or mga born again Christian, ang kanila namang nagre-remit naman sila sa US. Like for example, yung mga Muslims, aywan ko saan sila nagre-remit. Kanya-kanya yata sila. So, isang dahilan kung bakit mahirap ang isang bansa dahil sa religion, sa masyadong beliefs na, oh sige, magbigay tayo kasi na-manipulate ng utak natin ng mga Pilipino, ng pastor, ng imam, ng mga kaparian na, sige, magbigay kayo, bahala na ang Diyos sa'yo. Hindi po yan tama. Dahil sinabi ng Diyos, binigyan ka ng free will, binigyan ka ng tamang pag-iisip na kung yung pera mo ay tama lang sa iyong pamilya, ay bili mo ng pagkain ng inyong pamilya. Dahil hindi ka naman, ang sabi nga ng Lord, mayroon kang free will. Mayroon kang magbigay ka heartily kung sobra-sobra. Pero kung wala ka naman, bakit ka magbibigay? Ganun yon. So, ibig sabihin, kung mahirap ka na nga, bigay ka pa ng bigay, mahirap ka na, eh, pinapayaman mo lang yung kung anong simbahan man ang kung anong religion ang kinabibilangan mo, di ba? Kasi minamanipulate kayo. Kasi sa totoo po niyan, ang religion po ay isang klase po ng business. Isang business po na wala silang puhunan kung hindi laway lang at manipulasyon. So, talagang isisiksik sa utak mo na magbigay ka ng pera, manipulation po yan. So, tayong mga Pilipino dyan, hanggat patuloy tayo na minamanipula, like for example, yung tinanggal dyan si Marcos, di ba manipulation yun ng church, di ba? Kaya yan, yung church na yan, isa yan na dahilan kung bakit nagiging mahirap ang isang bansa. Tingnan nyo ang China, di ba? Talagang mayaman sila. Tapos, isa pang dahilan ng culture and beliefs na yung ating mga religion dyan, like for example, mga born again Christian, mga kahit anong klaseng religions, mga Katolik, ganyan, isinisiksik sa utak natin dyan na living in manger, ibig sabihin na pag mahirap ang iyong tirahan, nakatulad pa rin kay Jesus na nabuhay sa Jerusalem sa manger na mahirap, pagpapalain ka ni Lord. But that is already a false beliefs. Yan po ay talagang manipulasyon na yan ng mga churches dahil hindi naman sinabi ni Lord na sige magbing makapamahirap ka dahil the manger in Jerusalem never come back anymore. Yan po ang tatandaan nyo po dyan mga Pilipino all over the world, Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag po kayong magpauto ng mga inyong mga religion na nanghihingi ng pera kasi ang pamilya po, ang buhay ng mga Pilipino, like for example, kung ang Pilipino ay mahirap, isa po yung cause na bakit ang isang bansa ay nabibilang doon sa third world country. Religyoso nga ang mga Pilipino, religious nga, nagbibigay ng pera, mapagbigay. Pero mga mahirap naman ang mga tao, so ang ating bansa ay nabibilang pa rin doon sa third world country. So it doesn't mean na hindi sinabi ni Lord na
Magbigay ka ng magbigay. Maging reliyoso ka, magdasal ka, direct to the Lord, makipag-usap ka sa Kanya. Sa umaga, magpasalamat ka, binigyan ka ng panibagong buhay, panibagong lakas. At pagdating sa gabi, thank you Lord, binigyan mo ako ng mga grasya, pagkain at kalakasan. At sana patulugin mo naman ako para bukas mayroon na naman new life, new morning, bagong pag-asa. Dapat ganun po ang ating mga maging mentality dyan sa Pilipinas, na kailangan ang bawat pamilya ay magsikap na maging maayos ang kanilang buhay para unti-unti naman po tayo mabilang sa middle class country in the whole world. Hindi tayo manatili dyan sa third world country. So, lahat po ng mga religions, huwag kayong magagalit sa akin, because this is only according to the international politics and international and political science way of learning. So, since na inaral ko po ito, so ipapaliwanag ko rin po ito sa mga kapwa kong Pilipino na patuloy na naliligaw ng landas, namumundok, nagiging MPE, nagiging mga suicide bomber nang dahil sa kahirapan. Ang hindi nila naiisip nang dahil sa ulit-ulit na minamanipula tayo ng mga religions na yan. At ninanakaw ng mga oligarkiya at mga oligopoly ang pera ng taong bayan. Yan po ang dahilan yan. Kaya kailangan tayo pong mga Pilipino, tayong mga mahihirap, lalong-lalo na mag-aral po talaga, tayo po ang mag-change. Kasi kung mag-change po tayong mga Pilipino, yon kasunod na po yan na machi-change na po ang ating bansa into a first world country. And then, yan po ang ating tatandaan, na the manger in Jerusalem won't come back anymore. Hindi na po yan babalik kasi ang mundo po ay nag-evolve na po. Ang mundo po ay nagkaroon na po ng evolution of the world. And then, nagkaroon na po ng tinatawag natin na industrialization. Magpasalamat nga lang po tayo dyan sa Pilipinas dahil bubuwagin po namin yung mga mining companies din dyan sa Pilipinas at mga illegal logging na hindi naman nagbabayad ng sapat na buhis sa bansa ng Pilipinas. At saka dapat tayong mga Pilipino, kayo dyan mga Pilipino sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao, ang pagralihan nyo doon kay Pangulong Duterte na ang mga mining companies, mga illegal logging na yan, huwag ilabas sa Pilipinas ang raw materials, kung hindi yung mga mining companies na yan dyan, i-finish po yung product dyan para po yung mga mahihirap nating mga Pilipino ay magkaroon po tayo ng trabaho dyan. Kailangan magtayo po sila dyan ng mga manufacturing. Kung ano yung kinuha nilang mga mineral sa loob ng kalupaan natin, ay gawin po nilang finished product. Like for example, yung ating coal mining company, dapat dyan po i-finish product sa Pilipinas. Yung ating gold mine, dapat i-finish product dyan sa Pilipinas. Yung ating copper, yung ating marami po tayong mga minings dyan sa Pilipinas na hindi po pinifinish product. Kaysa ang inyong inirarali na patalsikin si Duterte, huwag po yan. Kasi uulitin lang po natin yung ginawa noon ng mga dilawan na natutunaw na ngayon, ang pagpaalis kay Marcos, na pinagsisihan lang naman ng karamihan. Yan po ang dahilan kung tayo po ay tulungan po natin si Duterte,
Yung hindi niya naiisip, yung hindi niya nagagawa, kailangan tayo po mga taong Pilipino ang magsabi na Pangulong Duterte, yung mga mining companies na yan, kailangan magkaroon sila ng factory at kunin kaming mga trabahador, di ba? Dahil yung president, magagawan po niya yan ng paraan kung tayong mga Pilipino ay hihiling. Kasi hindi po lahat ng kailangan ng Pilipino ay alam ng Pangulo kung hindi natin sasabihin na itong kailangan namin Pangulo, di ba? Sa dami ba naman ang problema ng isang Pangulo? So, yun po yung pangalawa. Yung una po, institution. Yung pangalawa po ay yung culture or beliefs natin. Yung pangatlo naman po ay yung tinatawag nating geography. Yung atin pong tinatawag na in geography, like for example, yung global warming, yung climate change na tinatawag. Yung mga rich countries po, yung mga rich countries po, ang kanilang actually ang mga rich countries, sa totoo lang, ang agriculture plants po nila ay mga nagkakandamatay na. Yung kanilang mga kahoy, dahil over-urbanized na po sila, na-over na po yung kanilang industrialization. Kaya sila po yung nagko-contribute ng napakaraming emission sa hangin, yung sila po yung nagko-contribute ng napakaraming mga waste product, waste material. Di nga ba yung Canada, like for example, ang kanilang basura itatapon sa atin dyan sa Pilipinas, kasi wala na silang ang bansa nila, wala nang pagtapunan ng kanilang mga basura. Hindi na nila magawa ng paraan ng kanilang mga basura. Ganun po ang mga rich countries. So, naghahanap sila ng mga third world countries na kanilang magiging dumping site. Kaya po, pakiusap po dyan sa mga Pilipino, huwag po tayo maging mga mukhang pera. Nababayaran tayo ng rich country para gawin tayong dumping site ng mga rich country. Huwag po tayo papayag dahil tayo, ang bansa po natin ang maapektuhan ng todo-todo. Third world countries na nga po tayo, tapos gagawin pa tayong dumping site ng mga first world country. Napakasobra naman pong pang lalait sa buhay ng mga Pilipino. So huwag po kayo Pilipino from Luzon, Visayas, and Mindanao, huwag po nyo yan tatanggapin. Ang poor countries po, ang ating mga kalupaan po ay unti-unti na rin po nagiging worse, nagiging masamang ating kalupaan. Alam nyo po kung bakit? Dahil pumapayag tayo na minahin, na hukayin, mag-illegal mine, laging ang mga rich countries dyan sa ating bansa. Dapat wag po tayo papayag nyan. Kasi yung ating mga tropical plants, yung ating mga tropical trees ay tinatanggal po dyan, pinapack up po nila, dinadala sa kanilang mga bansa. Kaya yan po ang pakiusap ko dyan sa mga Pilipinas. Kasi like for example, yung mga first world country, yung kanilang mga wild animals ay mga nagiging unhealthy na po. Kasi lahat na po naka-cage. Lahat na po naka-cage. Hindi katulad sa atin, sa Pilipinas, na
Like for example, mayroon tayo sa Paddy Park ang ating mga monkeys. May naisip akong monkeys na senator. Yung ating mga monkeys ay nakakagalaw pa sa ating mga forest, yung ating mga birds, wild birds, 'di ba? Yung ating mga wildlife, yung ating mga flowers, mga plants, meron pa po silang chance na mabuhay sa mga sa ating mga forest. So nasa atin na po ang nasa atin na pong mga Pilipino ang pagdidesisyon kung papayagan natin ang geographic global warming. Kasi kung tayo po ay umanga-anga dyan sa Pilipinas, lahat po ng mga politiko ay mga corrupt, panangkaw, makikipag-negotiate, like for example sa rich na bansa, o sige, magmina kayo sa bansa ko, sige, ako ang sagot dahil ako ang hinalal ako ng tao sa Pilipinas, ako ay may, like for example, si Fick BP Lugaw, kung sino-sino ang pinupuntahan dito sa US, Europa, para manghingi ng pera, sa kanyang kamatayan yata, para pang-aral ng kanyang anak, di ba? And then, para maglagay dyan ng mga illegal drugs si George Soros at saka si Lloyd Lewis. Nangungulikta sila ni Lugaw ng pera dito sa Europa at sa US. Grabe po ang ginagawa ng mga politiko dyan sa Pilipinas. Kaya dapat, hindi lang po basura ang dapat linisin dyan sa Pilipinas. Pero ay salut yo sa lahat ng managdilinis ng basura dyan sa Pilipinas, yung ating mga Metro Manila mayors na mayroon silang 60 days na ginagawa. Pero kailangan din po dyan walisin, tagpasin, linisin yung mga politician na mga panangkaw, mga walang hiya, magnanakaw ng pera ng taong bayan. Dapat po yan ay linisin din po or ibitin ng patiwarik. Like for example, si Lini Lugaw, si Laylay de Lima, si Trillanes, grabe ang ginagawa, yung mga Cayetano na yan. Oh, yung Cayetano, sabi niya, pag mga interview niya, kaano daw niya si Duterte, pero pumunta siya sa ibang bansa, nakipag-usap sa mga oligarkiya na para ilaglag si Duterte, para maging riding in tandem si Cayetano Peter at saka si Lini Lugaw. Grabe ang paggabalingbing ng Cayetano na yan. Ang sarap ibitin ng patiwarik. Grabe. Cayetano, ang mga scientist, hindi pa sila nagmimintis kahit kailan. Yan ang tatandaan mo. Kahit nga si Trillanes, kahit saan lupalop dito mag-ikot-ikot, nasusundan. Kaya, grabe ka. Pagdating ng mga interview ng media, si Duterte, si Inday Sara, friend na namin yan, family friend. Kapal ng mukha mo. Saan ka pa kaya Cayetano kumukuha ng kakapalan ng mukha mo? Kaya grabe, grabe talaga. So, bago tayo ma-high blood mga kababayan, mga Pilipino all over the world, bago ma-high blood ang inyong prinsesa ng basura, na pagdating ng araw, lilinisin lahat ng basura dyan sa Pilipinas, pati mga basura
sa gobyerno. Kaya bantay kayo dyan, hintay lang kayo dyan. Pagdating ng tamang panahon, lahat ng basura tatapyasin, wawalisin. Ihahagis natin papunta sa Mars. Kaya kayo dyan ng mga basurang mga politician dyan sa Pilipinas, maghanap na kayo ng inyong planeta kung saan planeta gusto nyong pumunta. Kasi may mga scientist na nakaabang sa inyo. Mga loko ba kayo? So, continue. Dito po sa geography, nang dahil po sa tinatawag nating global warming, ito po ang pinakamasakit. Kasi yung ating mga dyan sa Pilipinas, we belongs to a tropical climate. Actually, maganda po ang ating climate supposed to be. Since nga sa geographic globalization, global warming, the whole world, like for example, yung ating Greenland sa Iceland, ay natutunaw na po siya nang dahil po sa sobrang init na po ng mundo. At ganun din po dyan sa Pilipinas, sa overcutting trees natin dyan, na walang ipinapalit, walang itinatanim. So, nagkakaroon po tayo na tinatawag na tropical disadvantages, tropical climate disadvantages of the synthesis through minings. Diba? Sinasabi ko yan. Dahil sa mining, illegal logging, basta lahat ng may kinalaman na nagpuputol ng kahoy. Yan po ang nang dahil po dyan sa pagkakaroon ng global warming, pagkakaroon climate change, the whole world, the whole earth, planet earth, nagkakaroon po ng mga tinatawag na sakit, na tinatawag na arboviruses. Like for example, sa arboviruses, dengue fever, nagkakaroon tayo ng mga dengue, nagkakaroon ng yellow fever. And wag na po kayo magtaka dyan sa Pilipinas kung bakit po tayo mayroon tinatawag na dengue fever, yellow fever. Kasi noong 2014, nag-import po si Noynoy Abnoy ng dengbaksya na ang composition po doon ay dengue, dengue fever, yellow fever, at saka malaria yata. Yung isa, basta tatlo yan sila na mga malalakas na sakit na pinaghalo-halo doon sa dengbaksya, tapos ginawa siyang vaccine. So, wag na po kayong magtaka kung magkaroon tayo dyan ng yellow fever at saka dengue fever. At saka yung isa, I don't think so, malaria or schistosomiasis, something like that na. Yung pangatlong sakit na yon ay kinuha naman ng Sanofi sa Africa. So, yung sakit sa Africa, kinuha ng Sanofi, ginawa nilang invention, tapos ang ating kagalang-galang na presidente na si Noynoy Abnoy at si Panangkaw Nagarin, ayan, in-import dyan sa Pilipinas at pinagtuturok sa ating mga kabataan dyan, yung sakit sa Europa na yellow fever, yung sakit sa Africa na hindi ko matandaan anong pangalan nun, tapos yung dengue fever, yan, in-import natin dyan, kaya mayroon na tayo dyan sa Pilipinas. Yun po ang dahilan kung
bakit ko sinasabi na tayo, mga Pilipino, pumili doon sa institution, dapat ang piliin po nating mamamahalan ng ating bansa ay mayroong talino, mayroong pagmamahal sa Pilipinas, at mayroong pagmamahal sa sangkatauhan ng mga Pilipino doon sa institution. Kasi tatlo nga po yun, institution, religion, culture, at saka yung pangatlo, yung geography. Geographic global warming. So, ayan po, arboviruses, yung katulad ng sa Africa, nagkaroon sila ng Ebola dahil nga sa sobrang init. Tapos, mayroon yung sa arboviruses yun, nagkakaroon tayo because of the climate change. Tapos, mayroon pa yung tinatawag na bacterial infections, kumakalat sa the whole world, sa buong mundo, nang dahil sa global warming. Kumakalat itong sakit naman ng bacterial infections, like for example, is cholera, E. coli, tuberculosis, leprosy. So ito po yung mga bakterya na kumakalat sa the whole world through sa hangin, sa tubig, kung saan man yan dahil nga nagtutunaw na po yung yelo. Pero kung yung yelo po ay naka-preserve, kasi yung yelo po, once po ang isang bakterya ay naka-preserve po yan, siya po ay parang namamatay, hindi siya kumakalat. Na pre-press. Since na ang yelo po ay natutunaw na, so yun, yung mga bacteria na yan, yung mga infectious bacterial, kumakalat sa hangin. Or dinadala ng mga birds, ng mga fish, ng kung ano-ano. Tapos, mayroon pa yung pangatlo naman, yung iba't ibang klase ng parasites. Like for example, yung malaria. Ah, yun nga yata yung pangatlo. Yung sa dengue vaccine, ang laman noon ay dengue fever, yellow fever, at saka rictong sa malaria. Yan, pinaghalo-halo ng Sanofi. Matalino ang Sanofi. Kasi ang Sanofi, hindi lang naman sila talaga, hindi naman talaga totoo na ang kanilang pakay ay tumulong sa mga bansa. Kung hindi, ang pakay nila to depopulate. Sa sunod, sasabihin ko po kung ano ang ibig sabihin ng depopulation. Isa pa rin yan kasi, grupo yan ng mga rich countries, yung depopulation, grupo yan ng rich countries na sasabihin nila, sige, depopulate natin yung mga nasa third world countries na mga bansa. Ganon. Kasi may pakay sila doon sa bansa na yun. Like for example, na depopulate na nila ang Pilipinas, naging mga bubo na, pwede na nila pasukin, pamunuan nila yung bansa. Since na itong mga kasamahan kong mga scientists na sila ngayon ay hindi na talaga sila papayag, dahil ang sinasabi nila, i-depopulate na nila ang lahat ng bansa na gusto nilang i-depopulate except Philippines, dahil magkakagulo pag pinakialaman nila ang bansang Pilipinas. Yan ang kanilang sinasabi naman. Kaya sana tayo mga Pilipino dyan, mag-aral po talaga tayo na hindi na tayo maging mangmang. Ang pagkakamali natin nung Marcos time, wag na natin ulitin. Yan po ang lagi ko sa inyo sinasabi. Dahil kung hindi kami nagsikap na mag-aral,
wala ngayong magsasalita ng katotohanan dahil si Ramos hindi naman nagsasalita. O ang mga Marcos, hindi rin naman sila nagsasalita dahil hindi ko alam kung natatakot sila or ayaw nila mamulitika. Pero kami ho, hindi po kami namumulitika. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Yun lang po. Ang grupo po namin, nagsasabi lang po ng totoo. Hindi po kami nagsisinungaling, hindi po kami namumulitika. Kung babalik man po kami dyan, ako dyan sa Pilipinas, or sila, I don't know, hindi ko alam kung babalik sila. Ang pakay lang po namin ang ayusin ng Pilipinas. Hindi po kami namumulitika. At gusto lang po namin ituro yung nararapat sa mga batang matatalino dyan sa Pilipinas. Yan lang po. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ganyan ang ginagawa ng mga taga first world country. Kasi pag i-depopulate nilang Pilipinas, mga bubo na ang mga tao sa Pilipinas, natural lang mamumuno, di bubo rin. O di lahat na ng natural resources and minerals kukunin na nitong mga mayayaman na bansa. Plus, yung kanilang bansa ay mahirap nang mabuhay yung mga pagkain, ang Pilipinas sa ganang pagkain, kukunin pa nila yon. So, ang mga Pilipino, parang mga zombie na dahil tinaniman na nila ang Pilipinas ng illegal drugs. Tapos, binakunahan pa yung mga Pilipino na supposed to be magiging next generation na magiging presidente ng Pilipinas, magiging mga politiko ng Pilipinas. E paano yun? Binakunahan na nila ng pampabubo. Di maga, ano na, madi-depopulate na nga ang Philippines, di ba? Kaya yun po ang talagang katotohanan. Kaya hanggat ang mamumuno dyan sa Pilipinas ay loko-loko, katulad ng mga Aquino na nagdaan ng 3 dekada, ay patuloy tayong magiging third world country. Huwag nyo pong aasahan na aangat ang Pilipinas. 20 families lang po yung nasa Forbes magazine. Sila lang po nang sila ang magiging mayaman. Ang 110 million na Pilipino ay mga zombie. Dahil either na pinagtuturukan ng mga lason, ng mga dingbaksya na yan, plus yung mga businesses na illegal businesses ni Lloyd Lewis at saka ni George Soros na binabakapan dyan ni Lini Lugaw at saka yung nagbabakap kay Trillanes. Grabe. Kaya dapat si Dilima, ibitin ng patiwarik. Si Lini Lugaw, ibitin ng patiwarik. Si Trillanes, ibitin ng patiwarik. Yung mga Cayetano na yan, yung mga Binay na yan. Pag samasamahin yan, itali sila lahat at ibitin hanggang sa magsalita sila ng totoo. Ang mga walang hiyang yan. Yan ang nagpapahirap dyan sa Pilipinas. At marami pang iba na mga politician, hindi lang yan sila. At bago ko makalimutan, dyan kayo mga taga-DSWD. Kaya pala, ang mga kabataan na kinukuha nyo na mga taga-DSWD kayo ay tumatakas. Dahil ang natuklasan ng mga scientist, yung mayroon daw grupo ng DSWD na nagtutulak ng droga. Ay naku, mga taga-DSWD, bantay kayo pagdating ko dyan sa Pilipinas. Kung sinong mapapatunayan ko, naku, kayo ang pangangabing ko ng droga. Siguro yung mga bata na kinukuha nyo, either na pinatitik nyo ng drugs or pinagbibintan nyo ng drugs. Kaya kunyari, tumatakas yung pala pinakakawalan nyo. Mga walang hiya talaga kayo. Pag napatunayan ko kayo dyan mga taga-DSWD kayo dahil kaya kayo nasa DSWD para tulungan nyo yung mga batang napapariwara. Hindi yung gagawin nyo yung mga bata na mapariwara. Diba? Mga hinayupak kayo talaga. Ay nako.
Puso, puso. Walang hiya. Hindi naman supposed to be ako magagal, pero at least naalala ko lang yun. Yung mga scientists, ayaw nila sabihin sa akin kung sino at anong municipality dahil pag sinabi sa akin, putang ina talaga. Hindi ko titigilan yan. Hindi sa akin sinasabi, bahala na daw ang government maghanap kung sino yung mga DSWD na yan. Mga walang hiya talaga. Kasi the entire Philippines, dapat may DSWD. So, dito na tayo sa global warming. Ayan, ang dahil nga sa climate change, sa global warming, ang mundo natin, kaya nga dyan sa Pilipinas, ito yung sinasabi ng mga scientist. Kung tayo, mga Pilipino, dahil hindi pa tayo naging industrialized country, so nandiyan pa lang tayo sa middle, dapat kahit tayo maging industrial country, iwasan talaga natin magputol ng mga puno ng kahoy. Bagkus, magtanim pa tayo ng magtanim ng mga kahoy. Kahit tayo maging industrialized country, maging industrial country, magtanim tayo ng mga puno. Kasi, aywan ko kung tama ito ha, ang sabi naman itong mga space scientist na parang ang mundo daw ay nag-iiba daw ng position. Parang ang Pilipinas, darating ang time na ang Pilipinas daw ay ang klima, magkakaroon tayo ng snow. Aywan ko kung totoo yan ha. Pero hindi pa yon final na ano nila, final conclusion. May tendency daw na itong mga bansang nag-i-snow na mga bansa, like for example dito sa Europe, mayroon silang 4 season, winter, fall, mayroon silang winter na nag-i-snow. Tayo 2 seasons lang, rainy season at saka dry season, wet and dry season. Nang dahil daw ang position ng Earth, ang mundo daw ay unti-unting gumagalaw na nag-iiba daw ang position ng mundo. Parang darating ang araw na mapupunta tayo, magiging 4 season tayo, ng Pilipinas, magkakaroon na rin tayo ng snow. Tapos, magkakaroon na rin tayo ng wet and dry season, magkakaroon na rin tayo ng falling leaves, di ba? O di, ang saya. Hindi na tayo pupunta sa Europa, sa US, o kung ibang bansa para maghanap ng snow. Kasi, nang dahil daw dito sa global warming, sa pag-ikot ng mundo ay yon, magiging ano tayo. Basta alagaan lang natin yung ating bansang Pilipinas. Parang ganun ang mangyayari na darating ang araw, magkakaroon ng Pilipinas ng snow. So, malalakaran natin yung ating Pacific Ocean. I hope so. Di ba? Kasi dito nagtataka ako yung kanila, pag winter, yung kanilang mga seas, yung kanilang mga dagat, mga ilog, umaano yan, pwede ka doon mag-skating. Kasi tumitigas yung tubig. Sabi ko nga, sana di yung Pacific Ocean natin tumigas din. Pero of course, not now. Siguro wala na tayo dito sa mundong ito kung mangyayari man yun. Kasi syempre, ang positioning ng Earth, ng mundo, ay hindi naman bigla na lang aano. So, mga 3,000 years, ganun, kung ilang mga ano pa yon. So, yung mga next generation. Kaya, parang ating bansa ay maging ala Europa, ala US, alagaan lang natin ang
klima, yung ating climate change. Ayan. Dahil ang scientist naman, hindi naman sila agad nagkakaroon ng conclusion. Like for example, yung Mars, ang tagal-tagal sinabi na ang Mars livable. Totoo naman ang Mars livable. Pero walang nabubuhay na pagkain doon. So, kailangan pumunta ka pa rin dito sa Earth para mag-process ka ng capsule na magiging intake na food mo doon para mamuhay ka sa Mars. So, kumbaga, pupunta ka sa Earth, dito may po-process yung iyong pagkain. Hindi ka naman pwede magdala doon ng salad dahil mabigat. So, ipoprocess mo talaga magiging capsule na maliliit na pagkain mo. Let's say, gumawa ka ng 100 pieces na capsule. Yun, pwede ka tumira ng million years sa Mars. Million years doon sa kanila dahil mabilis sila umikot. Pero dito sa Philippines, like for example, mga 10 years lang yun. Doon sa kanila, million years. Kaya, iba yung ano nila doon. Pero totoong livable. Ano na yan? So, kung sino man ang mayaman, gusto magano, doon na kayo sa Mars tumira. Pero ako, babalik ako sa Pilipinas. Ayusin ko lahat ng basura doon. Dahil ako nga po ang inyong prinsesa ng basura. So, last but not the least, ganito po yon. Ganito po ang hatian ng isang bansa. Ang isang bansa po ay 10% po ang kanyang geographic. Like for example, geographical ang Pilipinas, maayos. Maayos naman talaga, geographically ang Pilipinas, maayos talaga. Pero ang tanong, bakit tayo third world country? 10% geographical, maayos, maganda ang ating kinalalagyan sa Pilipinas dahil mayroon tayong forest, mayroon tayong ocean, mayroon tayong streams, mayroon tayong valleys, mayroon tayong kompleto tayo. We are very complete sa Pilipinas. We are tropical countries, mayroon tayong tropical trees, mayroon tayong forest. So, geographic, ang percentage natin ay 10%, 100%, 10% tayo. According naman dun sa culture is 40%. Since na tayo po ay maka-Diyos, pero minamanipulate naman po tayo, 40% po ang contribution kung bakit either na rich or poor ang isang country. Since na itong cultural beliefs ay ginagamit ng mga manipulator, ng mga churches, ng mga religions, ng mga oligarkiya, oligopoly, ginagamit na minamanipulate tayo na pag tayo mahirap tayo mabuhay, mahirap na rin tayo mamamatay. But it doesn't mean, like for example, ako, mahirap ako, mga kasamahan ko na lang ng mga scientists na ngayon. Mahirap kaming ipinanganak pero hindi kami nagsabi na sige, mahirap tayo ipinanganak. We have to accept na mahirap na rin tayong mamamatay. No. Ang sinabi namin sa mga sarili na namin na tinanggal man nila si Marcos, wala na sa aming magsusuporta sa studies namin about science. So, kailangan iporso namin yung naumpisa ni Marcos sa kahit anong paraan. So, since na that time hindi naman namin iniintindi, ngayon na nga lang nila iniintindi ang China eh.
that time, ang iniintindi lang namin nung mga researcher pa lang kami, dalawa lang, kasi dalawa lang naman talaga ang mayaman na bansa before. USA lang at saka USSR. Kaya ang sinabi namin sa sarili namin, sige, ang tatargetin natin ngayon ay USSR at saka USA. So, yan ang tinarget naming mga bansa. Nagtaka na nga lang kami after 3 decades ng mga scientists na sila, biglang bumangon ang China. Naging parang ang China ay, pati nga sila, mga scientists na sila, nabigla sila naging, ang tawag nila ay sleeping giant dragon ang China. Eh tayo naman, Pilipinas, sleeping giant tiger. Magiging tigre tayo. Oh, kita nyo? Oh, kahit hindi man ang mga natuloy maging scientist sa Pilipinas, at least nung napunta dito sa ibang bansa, naging scientist sila. O may push button silang hawak. So, kaya, ang Philippines, magiging tiger. Out of the tiger. Kasi, kung sino magluloko-loko sa Pilipinas, madali lang nilang ipo-push button. Pero hindi naman, ang mga scientists naman, nakakaintindihan din yan. Mayroon din sila mga sinusunod na rules and regulations. So, hindi rin sila basta-basta na lang yung ipupush nila yung button nila. Kasi, nangangalaga din sila ng kalikasan outside Earth sa universe. Yun naman ang inaalagaan nila. Kasi maraming mga kometa, yung mga bato na parang lalaglag papunta sa Earth, inaano nila inaano yan nila para maging maliliit, parang ini-slice nila para pagbagsak sa Earth, mga maliliit na lang na tipak na bato. Ganun. Kasi kung babagsak sa Earth na isang buong kometa or isang buong planeta na maliit, oh, sira ang mundo, di ba? Masisira ang Earth. So, ang kanilang iniingatan, ang planet Earth. So, kahit galit na sila kay Trillanes at saka kay Lini Lugaw, sa pag destabilize nila kay Duterte at sa pagiging, anong tawag nila, traitor sa bansang Pilipinas, hindi pa rin nila ma-i-push button kay Lini at saka kay Trillanes dahil masisira ang Earth. Di ba? Kaya ang gagawin ko na lang, ako na lang, ibibitin ko na lang sila ng patiwarek at pupukpukin ang mga puwet. Yan, ang tawag pala nila kay Lini Lugaw at saka kay Trillanes, ano nga bang tawag nila? Kasi ang tawag ko niyan, mga traitor kasi hindi naman talaga si Duterte ang kanilang pinapahirapan, kung hindi pinapahirapan nilang bansang Pilipinas dito sa international world. Tapos, ito namang mga bansa na gusto i-capture ang Pilipinas, sige, nagbibigay naman sila ng sustento kay Trillanes at saka kay Lini Lugaw para lalong sirain ang Pilipinas. Ang tawag niyan ay hindi lang naman si Duterte ang i-destabilize, kung hindi, trinitritor nila yung bansang Pilipinas. Kumbaga, sila ay ibinibinta nilang Pilipinas. May tawag dyan sa batas, sa constitution, destabilization kay Duterte nila ginagawa, dinidestabilize nila. Ang hirap ng hindi abogado. Basta may tawag dyan na rebellion, parang ganun na
parang hindi sila Pilipino. Feeling nila hindi sila Pilipino. Feeling nila na si Duterte lang ang sinisira nila. Hindi nila naiisip na sinisira nila internationally ang the whole Philippines, kasama na sila, at tsaka ang reputation ng bansang Pilipinas ay sinisira nila. Yun ang katumbas sa kanilang ginagawa dito internationally. Kaya nga nagagalit ako sa mga Malacañang free score na yan. Dahil taga Malacañang free score po kayo. Ang dapat nyo pong gagawin, mayroon kayong feelings at loyalty about Philippines. Hindi, yung kayo pa, yung magbibigay ng fake news sa inyong mga company dito sa ibang bansa na tapos i-broadcast dito sa international media na pag i-broadcast dito sa international media tapos sa magtatawag ako dyan sa Pilipinas, ano ba talagang totoong nangyari? Eh ganito, ganito, fake news yan. Ang gagawin ko naman, aawayin ko dito yung BBC na laging umaano dyan sa Pilipinas, laging umaatake kay Duterte, laging umaatake sa Pilipinas. Aawayin ko naman yung BBC. Ngayon, ang sabi naman ng mga scientist, masyado kang amilita, dumadami na ng padami yung iyong mga kaaway. Kasi, pero mo, wala kong pakialam kung anong klaseng newspaper yan sila. Basta inatake nilang Pilipinas. Aatakihin ko sila pabalik. Wala kong pakialam. Binigyan ako ni Lord ng bunganga para gamitin magsalita. Di ba? Oh. Kaya, yun. And then, ang geographic 10%, ang cultural 40%, yun po yung contribution para ang isang bansa ay maging first world country o third world country. And then, 50% po ang institution. So, dito po sa institution, 50%, tayo po yan mga Pilipino. Kung sino yung pinili natin, sino yung ibinoto natin, tayo po ang may kasalanan dito sa institution. Kung ibinoto po natin yung mga panangkaw, mga magnanakaw na mga politicians, yan, tayo po ang may kasalanan doon, mga Pilipino. Kung yung atin namang pagiging fanatic sa isang religion, sige, religion ka na lang ng religion, bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Hindi ka magsikap, hindi ka mag-aral kasi bahala na si Lord. Pumunta ka sa kapundukan, mag-impi ka kasi bahala na si Lord. Mali po yan. Kailangan, bilang isang bata, mag-aral ka talaga ng mag-aral, magsikap ka. Huwag mong hayaan lamunin ka ng isang kultura. Kasi ang kultura natin dyan sa Pilipinas, masyado po tayong religious country. Na itong pagiging relihiyoso po natin, masyado po tayo nilamon ng tudo-tudo, and then, dyan na po tayo namamanipulit. Hindi natin naisip ng isang religion ay isang business. Kahit anong klaseng religion po yan sa buong mundo, yun po ay negosyo dahil nangungulikta po sila ng pera. Yan. Ito po ay according to the International Political Science na inaaral ko. So, huwag po kayong magagalit dyan na mga religions, mga churches, anong klaseng church man po kayo. Dahil ako po ay meron din po akong kinabibilangan church. Aywan ko po kung tanggap ako ng kinabibilangan kong church. So hindi, magalit po kayo sa akin or hindi. Basta po ako po ay nagsasabi ng totoo. Yun po ay inaral ko lang. So, pasensya na po. And I love you guys. God bless. And sa mga makakapanood po nitong live video ko pong ito, at saka pa yung makakanood pa po sa susunod, please follow me also in my Twitter, Stopaker 73, ako po yan, Amelita Stopaker
sa aking YouTube channel, Amelitish Tupaker. Please like and share and please subscribe my channel. Kasi pag may awa si Lord, darating ang araw na araw-araw po ako magbibigay ng update kung ano po ang mangyayari sa Bataan Nuclear Power Plant sa coming soon na mga araw. So, mag-subscribe po kayo para malaman nyo po kung ano ang mangyayari. Siguro, pagkatapos po ng Battle for Manila Bay, may awa si Lord, pagbigyan tayo ng ating Pangulong Duterte at magbigay sa atin ng permission ang Senado at ang Kongreso, sana wag nila ako sabunin ng todo-todo. 2 years ako nag-aral para wag niyo akong sabunin ng todo-todo para may isagot ako sa inyo pag ipanukala ko ang Bataan Nuclear Power Plant. So, sana wag niyo pa akong pahirapan. So, please subscribe my channel kasi yun, para malaman niyo po kung ano ang mangyayari sa ating Bataan Nuclear Power Plant sa Pilipinas. Sa kapanahunan po ni Duterte, 3 dekada po kaming naghintay kasi after Marcos, wala po nangyari doon. So, sana ibigay na ni Lord. Kasi dapat, nung kapanahunan ni IRAP, dapat uuwi na yung mga scientists na tayo. Sina nila yung Bataan Nuclear Power Plant. Pinatalsik si IRAP, hindi natuloy. Sana ngayon, huwag nyo naman po patalsikin si Duterte. Kaitano, huwag mo naman makipagkutsabahan kay Lini Lugaw. Dahil para naman gumanda ang ating bansang Pilipinas. So, yan lang po guys. Ciao, ciao. Good night. Shunin aben. Maayong gabi kaninyong tanan. Sayonara. I love you all. And bye-bye.